Magandang hapon, update mo ulit tayo sa lagay ng ating panahon. Ang epekto ng outer rain bands ng Bagyong Bising sa silangang bahagi ng Northern Luzon ay inaasahang magtatagal pa ng 1 hanggang 2 araw dahil po yan sa muling pagbagal nito. Mas bumaba naman ang tsansa nitong maglandfall at posibleng lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility sa weekend. Huling namataan ang strensyo ng bagyo sa layong 360 kilometers, silangan po ng Tuguegarao City, Cagayan. May lakas ito ng hangin na umabot po sa 175 kilometers per hour at pagbugsong 215 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis po na 10 kilometers per hour. Napapanatili pa rin na mulat ang Bagyong Bising ang mata nito na umabot po sa 120 kilometer ang diametro kaninang umaga. Ayon po sa JTWC ng Amerika, ang outer rain bands nito ay nakakaapekto pa rin po sa silangang mga bahagi ng Luzon. Samantala, wala na po tayo nakataas na signal number 2 sa ngayon. Nakataas na lamang po sa signal number 1 ang Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, eastern portion of Apayao, eastern portion of Kalinga, eastern portion of Isabela, northeastern portion of Quirino, northern portion of Aurora. Dahil po sa unti-unting pag-akyat ng bagyo at paglakas ng northeasterly wind flow, inaasahang may mga pag-uulan po at pagbugso na rin ng hangin sa Luzon, lalo na sa mga baybayin at bulubundukin ng Northern Luzon. Manatili lamang pong mag-antabay ng iba pang mga weather updates patungo po sa ating binabantayang Bagyong Bising.